Hindi lang ang kaso ng COVID-19 ang minomonitor ngayon ng Cagayan Provincial Health Office. Matapos ang malawak ang pagbaha, inaasahan na nito ang posibleng pagdami ng mga magkakasakit ng leptospirosis. Ayon kay Cagayan Provincial Health Acting Chief Dr. Carlos Cortina III, lubhang delikado ang ihinandaga na humalo na sa baha. The urine of the rat is diluted sa dami ng tubig. Mas delikado yung umpisa nung kwan. Umpisa na narating yung bahay mo at nag-wade ka doon at saka ngayon na naglilinis ka na nandun sa lupa, mas delikado yon. Yung ihi ngayon ng daga doon, mas concentrated ngayon, mas delikado. Kasama rin sa posibleng dumami ang mga magkakasakit ng ubo at sipon dahil sa malamig na klima at maraming residente ang maaaring humina ang immune system dahil nababad sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Posible rin maging problema ang mga magkakasakit ng diarrhea at pagsusuka dahil sa maraming tubig. At dahil halos magkakahawig ang mga sintomas ng naturang mga sakit sa COVID-19, payo ng doktor, pag may maramdaman kayo ngayon, the best thing to do is go to the health facility. Don't wait na yung ugali natin na sipon-sipon lang yan, ganon. Baka mamaya, lepto na pala yon. Baka mamaya, COVID na pala yon. Samantala, sa kabila ng banta ng posibleng pagpasok ng COVID-19 carriers sa lalawigan, sinabi ni Governor Manuel Mamba na mananatiling maluwag ang kanilang quarantine restrictions sa mga border para sa tuloy-tuloy ng pagpasok ng mga tulong sa nasalanta ng bagyo. Kinanggal na namin yun dahil nagkod si SILG noon to Kwan. Mag-relax, kaya tinanggal namin yung quarantine, but there should be testing. There should be testing kahit yung antigen test. Joanna ng UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.